Ilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po'y nasa ikalimang linggo na sa 40 araw ng ating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami nawa ay masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, akin tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griyego sa mga pumunta sa piyesta upang sumamba. Lumapit sila kay Pilipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Pilipe kay Andres at silang dalaw'y lumapit kay Jesus
at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kubulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, tayo nga po ay nasa ikalimang linggo na. Ang sunod na linggo ay linggo na ng ano? Yan, ano, iba na. Papasok na tayo sa mahal na araw. Banal, mahal na araw. Ano? Dapat tayo'y handa. Kaya nga nakalagay paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Nawa itong buong linggong ito, mga nakaraang linggo, tunay na tayo'y naghanda ng ating kaluluwa. Kayo ba'y nakapaghanda? Anong paghahanda ang inyong ginawa? Noong Ash Wednesday, ang pagbasa ay tungkol sa pag-aayuno, pagdadasal at pagkakawang gawa. No, diyan umikot ang mga pagbasa. At ibig sabihin, yan ang isang paraan ng paghahanda ng ating kaluluwa. Pagdidisiplina sa mga bagay na masarap sa ating senses. Kukontrolin ang iyong sarili. Para saan? Para sa buhay na walang hanggan. Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan. Napakaganda at may mga ilang Griego na gusto si Jesus makita. Ito yung mga pagano, mga hindi naniniwala sa Diyos, pero mga nasa labas ng Israel at sila yung nakikipagsiksikan. Sapagkat ito'y dakilang kapyastahan, itong panahong ito. At gusto nilang, sabi nila, lumapit sila kay Pilipit, ang sabi, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Ibig po naming makita si Jesus. Marahil tayo din, no? Marahil lang din ating tanong, lagi, Lord, gusto ka naming ma-experience, maranasan. Kayong mga Griegong ito,
Marami silang nababalitaan tungkol kay Jesus. Kaya gusto nilang makita. Pero sa isang malalim na pagtingin, para kay San Juan, ano ba yung ibig makita para sa kanya? Para kay San Juan, ang ibig sabihin niya ay, hindi lang yung sa Jesus ay makita na ganito. Makita ang kanyang kulay, ang kanyang hitsura, siya'y mahawakan. Para sa mga Griego, hindi lamang yon, kundi makapasok sila sa buhay ni Jesus. Makapasok sa buhay ni Jesus. Pero, paano sinagot ni Jesus ang mga bisita, ang mga Griego? Sinagot bang direktahan si Felipe at si Andres? Ni Jesus, ang sabi niya ay, dumating na ang oras. Hindi direktang sinabi na ako'y lalabas sa kanila at sila'y aking haharapin. Sabi ni Jesus, dumating na ang oras. Mga minamahal na mga kapatid, para kay San Juan, ang pagkakita o pagkakilala kay Jesus ay ganito, sa pamamagitan ng kanyang passion, ng kanyang death, at ng kanyang pagkabuhay. Sa pamamagitan ng kanyang dadaaning sakripisyo, kamatayan at pagkabuhay. At dyan natin, yan ang pinakasalamin. Paano mo makikilala si Jesus? Yan. Kung gusto mong mapasok ang puso ng Diyos, ang puso ni Jesus, sa pamamagitan ng pagtitiis, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, sa pamamagitan ng kamatayan, pamamagitan ng pagkabuhay, dyan natin makikilala si Jesus. Gusto mong makita si Jesus? Gusto mo siyang makilala? Sa pamamagitan ng krus. Kaya, itong panahon ng Kwaresma, mga minamahal na mga kapatid, tayong lahat ay napakadami ng ginagawa para makapasok tayo sa puso ng Diyos. Sa mga tawag natin sa misteryo ng Diyos, para mahagip natin ang kanyang misteryo, para tayo'y makapasok sa kanya. Anong gagawin natin? Una, tayo'y nagdadasal. Tayo'y maraming ginagawang pagpunta sa iba't ibang simbahan. Tayo humihingi ng tawad sa ating mga napakadaming kasalanan. Pero ito ang ating pagnilayan, yung kanyang ginawang pag-aalay ng buhay sa atin. Yun ang ating pagnilayan, yung kanyang ginawang sakripisyo. Ang krus, yan ang pinakasalamin natin para makita natin ng maliwanag ang puso ni Jesus. Kaya kung ang tao ay hindi marunong magtiis, hindi marunong magkontrol sa kanyang laman, sa kanyang senses, no? Kung ikaw ay marami kang bagay na hindi mo kayang ma-give up, di mo sabi ni San Pablo sa ikalawang sa sulat sa mga Hebreo, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, ang sabi niya, sa pamamagitan ng pagtitiis niya, sa pamamagitan ng pagtitiis ni Jesus, siya'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit alam na niya na siya'y mamamatay, na siya'y dadaan ng matinding pagsubok, sa pamamagitan lang ng kanyang pagtitiis. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito, sa makabagong panahon ng mundo, kaya ba nating magtiis? Kaya pa ba? Kaya mo pa bang magsakripisyo ngayong panahong ito? Tayo panay reklamo ngayong panahong ito. Marami tayong reklamo sa buhay. Pero pag tayo'y ganyan, hindi mo mahahagip, hindi mo mapapasok ang misteryo ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Paano masasabing mahal ka ng Diyos?
Paano masasabing ako'y minahal ng Panginoon kung hindi mo mapasok ang kanyang puso sa pamamagitan ng iyong sakripisyo, ng iyong pagtitiis? Ang tao, iba't ibang uri ng pagtitiis ang pinagdadaanan. Merong ang tao hindi matanggap na siya ay nagdudusa, naghihirap, no? At kung inyong mapapansin, ang pinakamalalim na uri ng misteryong binanggit dito ni Jesus ay ang misteryo ng kamatayan. No? Misteryo ng kamatayan. Yan ang pinakamalalim na sakripisyo ng tao. Ang misteryo ng kamatayan. Mga minamahal na mga kapatid, ano? Pagkaya na nating i-give up ang lahat, isuko ang lahat para sa Diyos, at kaya na nating sumunod sa kalooban ng Diyos, doon natin mapapasok ang puso ng Diyos. Doon natin mahagip ang maraming misteryo ng Diyos. Ano ibig sabihin ng maraming misteryo ng Diyos? Ibig sabihin ay mahahagip mo ang maraming mga pangyayari sa buhay mo. Marami kang bagay na mauunawaan sa iyong buhay. Ah, sabihin mo, ah, kaya pala ako'y dumadaan dito dahil ito pala ang sinasabi ng Diyos sa buhay ko, sa pamilya ko. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, ang krus na yan, ang ating salamin, ang ating paraan para maliwanag nating makita ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nawa, kung ngayon ikaw ay may pinagdadaan ng sakripisyo, pagtitiis sa kahirapan o kaya isang karamdaman na pinagdadaanan, marahil yan ang iyong salamin para mahagip mo ang kalooban ng Diyos. Kaya anong gagawin mo? Ang iyong hirap, ang iyong mga pagtitiis na iyan, iaalay mo sa Diyos. Kaya nga ang tawag sa sakripiso ay sacrificere, sacred, ano? Sacred na gawa, banal na gawa, banal na pag-aalay. Kaya iaalay mo sa Diyos. Kung ikaw ay may sakit, ialay mo sa Diyos. Kung ikaw ngayon may pinagdadaanan sa pamilya mo, sa anak mo, ialay mo sa Diyos. Gawin mong banal ang sakripisyo at ang iyong paghihirap. Gawin mong makabuluhan ang pinagdadaanan mong paghihirap ngayon. Huwag mong sayangin sa paninisi. Huwag mong sayangin sa kawalan ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kaya nga, muli, binanggit ni Jesus ang pinakamalalim na uri ng pag-aalay ay ang kamatayan. At yan, nawa, tayo handa para diyan. Bilang panghuli, may binasa po ako kagabi na tungkol sa kamatayan, misteryo ng death, at ito'y tungkol sa mga kaluluwa. Maraming sa mga yumao, ang alam natin ay nasa langit. Pag ipinagdasal natin, sila'y nasa langit na. Pero sabi ng isang paring exorcist, maraming napapabaya ang kaluluwa at maraming kaluluwa ang nagdudusa sapagkat ang alam ng pamilya, siya'y nasa langit na. Ang alam ng pamilya, siya'y ayos na. Siya'y payapang payapa na. Pero ang tunay, hindi. Ang tunay, siya'y nagdudusat, naghihirap. Dahil ang pamilyang iniwanan, siya'y parabang kinalimutan na. Sapagkat ang isip nila, nasa langit na ang mahal sa buhay. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, nawa, ano, sila'y nag-alay ng kanilang buhay para din sa pamilyang naiwanan. Nawa, huwag natin silang kalimutan. Baka sila'y wala sa langit
at sila'y nangangailangan ng ating mga panalangin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo.
antas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat. Ang pagkisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-dinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigay ang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala,
Sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikaapat, mga kapiyo, makikita po ninyo sa ating screen sa ating FB page at sa mga tarpaulins sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagpabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo at taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak,
at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalain kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sino